M for Vibram Corsair. Hello guys, welcome back to our channel. Our Semper Vibram Corsair and the other common name is Hen and Jigs. Habang maliit pa siya guys ay nagkakaroon ng mold forming succulents that forms cluster of medium size bristly leaf rosette. Ito yung mga kanyang rosette. Ito. Habang nag-i-start siya na lumalaki guys, ang ating form na rosette ay ito'y kulay green. Bago siya lumaki at nagde-develop na ang kanyang kulay ay nagiging dark pink red with edge o sa kanyang mga dulo ng kanyang leaves. Gaya nito ay napapansin nyo dito guys na parang la-light red siya dito sa pinakailalim dito sa kanyang rosette. Habang maliit pa siya guys ay ganyan nagpo-form rosette siya at nag-iiba na ang kanyang kulay. Ang kanyang leaves guys ay super thick siya, yung makapal. At dito yung sa gilid-gilid niya dito guys ay mabalbon na magaspang. Pwede sa full sun at part shaded. Pero pag sa shaded naman guys, yung kulay niya ay green lang. Hindi mo yan makikita ang kanyang kulay pag hindi siya masyado na arawan. So mas maganda yung pwesto na nakakakuha ng araw at sa bandang open area siya. So ang kanyang soil naman guys ay kailangan yung drainage soil siya. Watering naman ay twice a week. Habat naman sa kanyang fertilizer guys ay meron tayo dito na aking ginagamit para sa mga succulents and cactus. Itong ating osmocote. Ito ang aking ginagamit sa aking mga succulents fertilizer. So now guys ay gusto ko siya ilipat sa mas malaking pot para maka-spread siya ng maayos ang kanyang leaves para lumaki ng maayos guys para hindi sagabal ang kanyang paglaki at paglabas ng kanilang mga dahon kasi ito ay hahaba naman ang kanyang dahon guys. So ililipat ko siya sa mas malaking pot. Bago natin ilipat guys, ito pala aking gagamitin na pot, yung plastic cup noodles. Dapat ay laging may drainage water or butas ang ating gagamitin na paso guys para always drain, para ma-drain ang kanyang water pag diniligan natin ang succulents natin na coarse air. So umpisa na natin ilipat. Lalagyan ko siya nito guys para pantakip sa butas kasi malaki ang kanyang butas para hindi lalabas ang kanyang soil. Lalagyan ko pala ng stone sa pinakailalim guys
para maganda yung pagka-drain ang water. So ito na ang ating nairipat na Semfervibom Coarse Air. So sana guys ay meron kayong natutunan today. So don't forget to subscribe and click the notification bell para update po kayo sa lahat ng aking i-upload na video guys.